Sa unang balita, dumalo sa Adventist University of the Philippines ang halos 300 mga guro, magulang at mga mag-aaral na may special needs para sa kauna-unahang Special Education Congress sa buong Asia. Matapos ang campus parade, ang programa ay ginanap sa University Gymnasium. Ang kanilang pagtitipon, ibabalita ni Bren Estrito. Sa pakikinsa sa pagsusulong ng mga programa ng special education ay ginaganap ngayon ang kauna-unang Special Education Congress sa buong Asia dito sa Adventist University of the Philippines. Ang convention ay dinaluhan ng mahigit 200 mga magulang, mga guro, mga mag-aaral sa mga paaralang mayroong special education program sa Cavite at Laguna at isa nga dito ang AUP. Nagsimula ang programa sa isang parade sa loob ng AUP campus na humantong sa gymnasium kung saan ginanap ang convention proper. Ang programang ito ay nagtutukoy kung paano natin bibigyan ng halaga ang mga individual na may kapansanan. Ang AUP ay kauna-unahang universidad sa Asia ng Adventista na nagbigay pugay sa mga ganitong klase may kapansanan ng mga ating kababayan. Ang programang ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon para mga tao ito ay ating ma-recognize sa ating society. Ito ay nag-create ng awareness sa unang-una sa lahat. Pero bago ka mag-create ng awareness, you should be an advocate in special education. You must know everything about special education. You must have the heart. And naturally, it's not only creating awareness, but you are reaching out the marginalized people who doesn't know anything about special education. Ang kabuuan ng programa ay kinapalooban ng mga motivational messages at intermission numbers na naging makabuluhan sa mga nagsidalo. I really congratulate the AUP University, the Special Education Special Department when they have this courage to initiate this activity, and it's a privilege and grateful to them and to God for such a blessings that we were able to attend today. So when I came here, and when I see the event, I feel so included. I feel so happy together with everybody, with the deaf. Oh, I really feel joyful. And I really appreciate what I am seeing so that the people will be open-minded and they will understand the things about deaf. Sa mga ganitong programa na isusulong ang kapakanan ng mga mahal nating may special needs, nasa pagtanggap at pagkalinga, sila ay maging mahalagang bahagi ng ating lipunan. Layo ni maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa, ako po si Bren Estrito para sa Hope Channel Philippines. Ito ang Hope Today.